So guys, so sa ngayon, pupunta muna tayo sa farm. Medyo maputi kasi yung daan kasi nga umuulan dahil nga sa bagyo. Pero okay naman yung daan. Dadaan muna tayo dito sa maliit na ilog. O, diba? Excited kayo? Kaya nga lang, ano lang yung water, medyo konti lang. Hindi masyado malalang kasi nga, hindi naman masyado yung ano eh. Yung ulan. So, ito lang. And also, extra careful tayo dito kasi nga maputik tsaka baka ano mayari dito sa atin. So, ito na guys. So, dito tayo dadaan papunta sa farm kasi wala nang ibang pwede pang daanan. Yan. Tsaka, ito yung dadaanan natin yung tumpok na bato. So, medyo careful lang. And, nandito na tayo. Way to farm. Yan. So, dadaan tayo sa main gate. So, ito na yung main entrance papunta sa taran! Welcome to our little paradise. Hindi pala. Little farm. So, tingnan na natin yung kagandahan or pwedeng magawa natin sa farm or sa mga lugar na katulad dito. So, dito merong chicken. Yan. Mga tinatawag namin niya na Bisayang manok. Hindi siya fortified, pero kung ulamin yan, mas masarap kaysa sa fortified. Ewan ko na sa iba. Basta para sa akin, the best na yung, ano eh, the best yung Bisayang manok. So ito, medyo lumalayo ako sa kanila kasi kapag lapitan ko sila, tumatakbo sila. Kasi parang nakakatakot yata yung pagmumukha ko. So, at dahil sa takot sila sa akin, bahala na sila. Aalis na. And now, we will go to this part of the farm. So, kung dito tayo sa may farm, malayo tayo sa syudad, malayo tayo sa pollution, meron tayong priskang hangin. So, tsaka makikita rin natin dito sa paligid yung maraming tanim na saging. At meron nga kasabihan na kapag ikaw ay matyaga, meron ka talagang aanihin. Kaya, taran! Ito na! Dahil sa pagiging matyaga at nagtatanim ng gulay, yan, meron na kaming priskang gulay. Ito si kano yung gulay. Manok. Ano ba? Garlic to ba? So, dito na muna tayo magtatapos ating trip to farm. Kaya, please don't forget to subscribe, like, and share. Kita kids!